الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته So الحمد لله alos na isalarawan na natin ang impyernong apoy at halos nasabi natin ang nilalaman nito at mayroong apoy at kaparusahan dito at may anong mayroong kagamitan dito. Alhamdulillah, sa araw na ito ay dadakuhan natin ang isang napakahalagang paalaala lalo na sa mga kababaihan nating mga kamusliman. Sapagkat ayon sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, karamihan sa mga nananahanan sa impyernong apoy ay mga kababaihan. No, napakaganda itong paalaala. Ibig sabihin, hindi ito sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang mababae automatic na pupuntang impyerno. Hindi, kundi ito ay bagkus upang paalalahanan ang mga, especially ang mga kababaihan na huwag magpabilang sa mga mananahanan sa impyernong apoy, sapagkat nakita niya karamihan, ipinakita na subhanahu wa ta'ala ang mananahanan sa impyerno apoy ay ang mga kababaihan. So, ibig sabihin, iwasan nating mapabilang, especially ang mga kababaihang Muslim na manahanan sa impyerno apoy. Of course, iisa-isahin muna natin kung anong mga kadahilanan bakit ang babae ay papasok sa impyerno. At of course, mayroong mga lunas upang maiwasan ito. Ibinigay din ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam upang hindi mapabilang ang mga babaeng kamusliman sa impyernong apoy. No? First of all, nais ko munang ipaalala sa aking sarili at sa inyo na ang tao kapag ito ay namatay, walang maaaring mag-desisyon sa kanya o humatol na siya ay impyerno paraiso. Ibig sabihin nating Muslim siya o hindi Muslim, kapag ito ay namatay, ay huwag nating hatulan na siya ay impyerno paraiso at ito ay bagay na hindi nating karapatan sapagkat ito ay unseen. Ito ay bagay na nakalihim. Hindi natin alam kung ang isang kufar nung namatay siya on deathbed, hindi natin alam kung siya ay nagsaksi. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nakakalam, o isang Muslim na namatay, hindi natin alam na nakagawa pala siyang sirkul akbar, lalo na especially si Shaitan, lumilitaw sa huling sandali ng isang Muslim na siya ipapanaw, hindi tumitigil yan hanggat hindi niya mapatalikod si ang isang Muslim. No? So ang mga bagay na hindi nasaklaw ng ating mga kaalaman, ito yung mga al-gaib or unseen, ay libit to Allah. Mayroon kasi mga ibang Muslim kapag sila, ito isang paalala lang para sa aking sarili sa inyo, na kapag mayroong namamatay na mga kafir, ay sinasabi agad nila na ito ay impyerno. Kapag namatay naman isang Muslim, sinasabi nila agad ito ay paraiso. So paano natin nalaman ang isang tao na namatay na sinasabing kafir kuno, binuksan ba natin ang kanyang puso? Alam ba natin ang nasa kanyang puso nung bago siya mamatay? So walang nakakaalam yan. So ang makakapagdesisyon o makakapaghatol sa mga ganyang bagay kung isang tao ay para sa impyerno ay ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. That of what, sa ating relihiyon, ipinapahintulot na sabihin ang isang tao na siya ay impyerno o paraiso kung ito ay mayroon tayong pruweba mula sa Quran o sunna ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, sasabihin natin si Firaun ay impyerno, mayroon tayong dalil mula sa Quran na siya ay impyerno, asawa ni Lut, asawa ni Noah alaihi wasallam, ang kanilang mga asawa ay impyerno, mayroon tayong mga dalil sapagkat sila ay binanggit sa Quran o sa hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So pwede natin sabihin, ngunit ang mga bagay na hindi nabanggit ay hindi natin pwedeng hatulan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang makakahatol. Yes, naniniwala tayong Muslim. Kung ang isang tao ay mamatay na kafir, yes, siya impyerno. Pero paano nating nalaman na matay siya ng kafir on deathbed? Walang nakakalam. That's why, ayaan nating Allah subhanahu wa ta'ala makahatol niyan sapagkat ito'y isang al-gaib. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lang ang nakakalam. At inuulit ko,
maaari tayong humatol sa mga namatay kung mayroon tayong dalil mula sa Quran o hadith o sunan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na nabanggit. Yes, pwede nating banggitin ng mga taong yan tulad ni Abu Talib na siya yung impyerno na sa pinakamababaw ng parusa. Yes, pwede nating banggitin dahil hindi ito unseen, hindi al-gaib dahil mayroon tayong mga dalil. Okay? Now, ang paksa natin sa araw nito, karamihan sa impyerno nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay mga kababaihan. Okay? So, meaning, dito, hindi natin layunin o intensyon na akasahan natin ang mga babae, especially ang ating mga babaeng kamusliman. Wala tayong layunin na akusahan ang mga babae na sila'y mananahan ng karamihan sa impyerno. Hindi tayo ang nagsabi niyan. Kundi ito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakita niya o ipinakita niya sa Subhanahu wa Ta'ala ang mga mananahan ng karamihan sa impyerno ay mga kababaihan. Especially ang mga makasalanang hindi mananampalataya, of course. Pero mayroon din mga Muslim, of course, kung hindi nila iiwasan ang dapat iwasan, ay maaaring ang mapabilang sila sa ganitong kaparusahan. At iisa-isay natin to ang kung anong dahilan ng mga kababaihan kung bakit sila papasok ng impyernong apoy, especially ang ating mga kamusliman. So napakahalaga nitong lecture na ito, lalo na sa mga kababaihan at kalalakihan, maituro sa kanilang mga asawang bagay na ito. Kung hindi man nila narinig ang ganitong mga lecture o mga video lecture o aral at ang mga lalaki na ang nakapag-aral nakarinig, maaari nila itong i-share sa kanilang mga asawa. So napakahalaga ito lalo na sa mga kababaihan. Kung tunay nating mahal ang ating mga asawang mga babae, ay kailangan nating i-save sila mula sa kaparusahan ng impyernong apoy. Ganun din ang ating mga mahal sa buhay, ating mga anak. No? Alhamdulillah. Anong sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinabi niya, ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na nakita niya karamihan sa mga babae sa impyerno, karamihan ang mananahanan ay mga babae, karamihan, no? At sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat wala akong nakitang higit na mayroong kakulangan sa kanyang kaalaman o sa kanyang relihiyon maliban sa mga kababaihan. Yan ang dahilan kung bakit isa sa maraming mananahanan sa impyerno sa babae, sa mga babae, dahil sila ay mayroong kakulangan sa kanilang katalinuhan o kaalaman. Ha? At mayroong silang kakulangan sa kanilang relihiyon. So tinanong ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, anong kakulangan namin Rasulullah sa aming kaalaman at sa aming relihiyon? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ba ang pagsasaksi ng dalawang babae ay katumbas lamang ng isang lalaki? Ba, pag sa Islam, pag nagsasaksi ang babae, hindi pwede ang isa. Kung sa lalaki, isa, katumbas nito yung dalawang saksi. Kung dalawang lalaki, apat na babae. Okay? So, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yan ang kakulangan ninyo na tanda ng kakulangan sa katalinuan o kaalaman. Dahil mahina kayo. Ah, mahina. Yan ang pagkalikan ng babae, mahina kaysa sa lalaki. At ang deficiency ninyo o kakulangan sa reliyon, hindi ba sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kayo ay nagreregla? So ibig sabihin kapag nagregla kayo, kayo ay hindi nagpapatirapa sa Allah. Ibig sabihin sa sala, hindi kayo nagsasala. Iyan ang kakulangan ninyo sa inyong reliyo, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning, sa madalit sabi, kung ang babae ay may kakulangan sa kanyang katarinuhan o kaalaman, meaning madali siyang magkasala. Ayon kay Ibn al-Qayyim rahimahullah, madali siyang magkamali at magkasala ang babae dahil sa kanyang karupukan, sa kanyang kaalaman. Yan ang kanyang deficiency. Kulang siya sa kaalaman, katalinuhan. That's why madali silang magkamali. That's why isa sa dahilan kung bakit sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga babae mananahanan sa impyerno karamihan, because ang mga babae ay mahilig sa labas at mahilig manumpa o mag-curse ng mga tao. Manlibak, manira at pag-usapan ang ibang tao. At higit pa dito, hindi sila kontento ang mga babae sa kanilang mga lifestyle na binigay nila sa Subhanahu wa Ta'ala. Masyado silang maraming inihiling o maraming inireklamo kapag hindi nila nakakamit ang kanilang mga gusto. Ibig sabihin, mas minsan minamabuti nila ang pamumuhay sa dunya kaysa sa kabilang buhay. Yan din ay kakulangan sa kanilang katalinuhan. Ha? Minsan mayroon na ho, hindi sapat ang kanilang pamuhay, talaga namang nagsasalita sila ng masakit sa kanilang mga asawang kalalakihan. At especially, bukod pa rito,
ay hindi sila ay nagiging masuway sa kanilang mga asawang lalaki o sinasaktan sa pamamagitan ng kanilang mga dila. That's why sila ay pumapasok ng impyerno o papasok ng impyerno, sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. After they disobey Allah Subhanahu Wa Ta'ala, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, they disobey also their husband. At pinagsasabihan sila nila ang kanilang mga asawang lalaki ng mga masasakit na salita. So the reason kung bakit marami ang kalalakihan, ang mga kababaihan sa impyerno apoy, isa sa dahilan, anong dahilan? Ay ang mahilig sila sa paglabas ng bahay upang manlibak at manira ng kapwa. Number two reason, hindi sila kontento sa kanilang buhay. Masyadong maraming inihiling kapag sila ay kinakapos, sila ay talagang nagsasalita, even sa kanilang mga asawang lalaki na masakit. And number three, higit sa lahat, ay lumalaban sila sa kanilang mga asawang lalaki, nagsasalita sila ng masakit sa kanilang mga asawang lalaki, even na gumawa ng maraming kabutihan ng lalaki at kapag nakagawa ng isang mali, sasabihin niya, kahit kailan wala akong nakitang maganda sa iyo. Sinasaktan nila ang mga lalaki, sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. That's one of the reason kung bakit sila papasok ng impyernong apoy, sabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. No? Alhamdulillah. So, minsan, sinabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sabi niya sa mga kababaihan, no, ito ay from Imam Ahmad and Al-Hakim Rahimahumullah. Ang hadith na ito, sinabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, bantayan ninyo ang inyong mga sarili, sabi niya sa mga kababaihan, na tungkol sa inyong mga asawang lalaki. Pagbantayan nyo, mabuti ang inyong sarili, sabi niya sa mga kababaihan, patungkol sa inyong mga asawang lalaki. Sapagkat ang inyong mga asawang lalaki, sila ay isa sa paraan upang kayo makapasok sa paraiso o sa impyerno. No? Ibig sabihin, nakasalalay din ang pagpasok sa paraiso at impyerno bukod sa pananampalataya sa alas bantala pagsunod sa prophet, o pagkilala sa prophet sallallahu alaihi wasallam, isa pa rito ang kailangan sumunod ang babae sa lalaki upang makapasok sa paraiso. Sapagkat ang sino mang babae na nagkakaroon ng galit ang lalaki sa kanyang asawang babae, ay nagagalit din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konektado, ha? At kung nasisiyaan ang lalaki sa kanya, nasisiyaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Actually, mayroong hadith ang Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ang sino mang malugod ang kanyang asawa, kung siya'y mamatay ang babae at malugod ang lalaki sa kanya, makakapasok ang lalaang babae sa paraiso, sabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So, ibig sabihin, kapag ang babae ay namatay, sinabi ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, at nalulugod sa kanya ang lalaki, siya ay makakapasok ng paraiso, sabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, from Imam Ahmad, no? Rahimullah, ang hadith na ito, likom niya ito. So, ibig sabihin, vice versa, kung ang lalaki ay namatay ang babae, hindi nalulugod ang lalaki, ay makakapasok ito ng impyerno, sabi ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, vice versa. So, ibig sabihin, nakasalalay din ang kaligtasan ng babae. One of the reason ay kailangan maging maingat sila sa sarili nila tungkol sa kanilang mga asawang kalalakihan. At alam natin, ang mga lumilipad, ang mga nasay tubig, ang mga anghel, kapag ang isang lalaki ay galit sa babae, isinusumpa nila ang babae. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mayroon tatlong uri na sala na hindi tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. There are three peoples whose prayer will not accepted by Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang likom na ito ay mula kay Ibn Hibban Rahimullah. Una, sinabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, yaong tumakas ang isang alipin sa kanyang amo hanggat hindi siya bumabalik. Kailangan bumalik siya para matanggap ang ganyan sala. Muslim ito. Okay? O kaya naman, sabi niya, yaong mga taong nagagalit sa kanya ang asawang lalaki sa babae, habang galit ang lalaki, konektado ang galit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanilang mga sala, maliban ang lalaki ay magalak muli sa kanyang asawang babae. At ang pangatlo, yaong taong mga lasing hanggat hindi nagbabalik ang kanilang tamang pag-iisip. So, isa rito nakasalalay ang sala ng isang babae. Kapag ang lalaki ay galit, ang sala niya ay hindi tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. That's why ang mga sahabiyan noon, kapag galit ang lalaki, kinakausap mo nila, kapag galit ang lalaki, yes,
kinakausap muna ng mga babae ang kanilang asawa na sila humingi ng pasensya, patawad, bago sila magsala dahil alam nila ang kanilang sala ay hindi tatanggapin at subantala hanggat galit ang kanyang asawang lalaki. So one of the reason dito, ang pinakamalaking rason kung bakit ang babae sa impyerno because ang kanilang pagsuway sa kanilang mga asawang lalaki, ang pagiging malaban nila sa kanilang mga asawang lalaki, ang pagiging mga reklamador nila sa kanilang mga asawang lalaki. Even na ang lalaki gumagawa ng kabutihan, pag nakakita ng mali, sasabihan nila ng masakit ang mga kalalakihan. Especially kapag ang mga kalalakihan nagpa-under ka sa babae, naku po, ito ay higit na masaklap ang mangyayari sa babae. No? Uugalihin yung pagsaktan kanya sa kanyang dila, pagsabihan kanya. So, huwag nating hayaan ang mga ganitong bagay. Okay? So, alhamdulillah. So, bakit kaya? Ganun na lamang ang taas ng antas ng kalalakihan sa mga kababaihan. Ito ba ay discrimination sa mga kababayan sa laban sa kalalakihan sa pananampalatayang Islam? No. So, bakit ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ganitong bagay na kapag ang lalaki ay galit-galit din ng Allah subhanahu wa ta'ala, even na ang kanilang sala ay hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala? Number one, tingnan nyo ang kanyang sitwasyon ng mga kalalakihan sa ating pananampalataya. Kahit na ikaw na babae, pag nalaman mo ang sitwasyon ng lalaki, baka magalit ka rin sa kapwa mo babae o sa sarili mo kapag lumalabang ka sa iyong asawang lalaki o pinagsasabihan mo ito ng masama o kaya naman nagiging masuwain ka sa lalaki. Tingnan mo, unang-una, sa Islam, ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kalalakihan ay tratuhin niyang kagalang-galang at marangal ang kababaihan. So tinatrato ng mga lalaki ang mga babae na parang reyna, iginagalang, inirerespeto, itinuturing itong mga marangal na kababaihan. Ha? That's why sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruna bil ma'ruf, ha? At kayo'y mamuhay sa piling nila ng may marangal. So inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lalaki na mamuhay sila sa mga kababaihan nang may marangal na pamumuhay, may paggalang at pagrespeto. So ginagawa yan ng lalaki, nagsasabar siya kahit ang babae baluktot, pinagtitimpian niya, namumuhay siyang marangal, ang lalaki at higit sa lahat, binibihisan niya ito, pinapakain niya ito, binibigyan niya silungan ito, ibinibigay ang pangangailangan ng kalalakihan sa kanyang asawang babae. That's why ito'y sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antut imaha. Okay, antut imaha. Inta imta. Wataksuwaha init init tasaita. Wala tadribil wah, wala tadribil wajah. Wala tukatih, wala tahjur illa fil fight. Pakainin sila kung anong pinapakain nyo. Bihisan sila kung anong binibihisan nyo. Okay? At huwag nyo silang sasaktan, lalo na sa kanilang mga mukha. Huwag silang ipahiya, huwag silang ikahiya, at huwag silang iwanan maliban sa inyong mga tahanan. At ganun din, bigyan sila ng masisilungan. So sino ang may obligasyon nito? Ang lalaki. Obligasyon ng lalaki, pakainin, bihisan, ang bigyan, silungan, ang mga kababayan, ang kanyang pamilya. Okay? Higit pa rito, ang pinakamahalaga, tuturuan mo siya sa iyong reliyon na pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, mapipilitang mag-aral si kalalakihan, dadanas siya ng pag-aaral para lamang ma-save niya ang kanyang asawa at pamilya sapagkat ito'y kanyang tungkulin upang hindi niya panugutan sa kabilang buhay ang pamilya sapagkat ito'y tungkulin niya. Ya ayuhal ladina amanu ku anfusikum, ligtas mo sarili mo, wa aglikum at iyong pamilya. Makuduhan nasu wal hijara, ang panggatong ay bato at tafoy. So tungkulin ito sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, pangalagaan ninyo ang inyong isang babae at sapagkat sila ay para sa inyo ay para mga bihag. Pag sinabing bihag, ikaw ang tagapagbantay, kapag nakatakas ang bihag, ikaw ay mananagot. So mananagot ka, bawat kawan ay mananagot sa kanyang pastol. So dahil dito, mag-aaral ang kalalakihan upang iligtas niya ang babae. So napakabigat na responsibilidad dito sa lalaki. Maghahanap ka ng kaalaman para isip mo ang iyong pamilya at hindi ka managot sa kabilang buhay. Kung ikaw ay busy sa buhay mo, obligado mo siyang paaralin. Ha? Talagang isisim mo siya. Obligado mo siyang paaralin ang mga kababayan. Advisan mo siya pag nagkakamali siya. Ituwid mo siya pag nagkakamali siya. Gagawin mo ang lahat ng iyong obligasyon tungkulin para maisip mo ang kababaihan. Okay? Sapagkat ikaw ay responsable sa iyong asawang babae, especially ganun din sa iyong mga anak.
at maging makatarungan ka sa kanila. At ito yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging makatarungan ka sa kanila. Kung ikaw ay maraming asawa, maging pantay ka sa kanila. Okay? So, ganun din, pinapangalagaan ng lalaki ang anumang kanilang relasyon, walang ibinubunyag sa labas. So, dito napakaraming tungkulin ng kalalakihan. Obligasyon niya lahat. Obligasyon halos lahat ng lalaki ang sa babae. Magtrabaho para pakainin, bihisan, bigyan ng silungan, mag-aral ang lalaki para tulungan, turuan sila, iligtas sa kabilang buhay, bantayan sila sa kanilang mga ginagawa, responsibilidad na napakabigat. Pagkatapos, ikaw na babae, babastos-bastusin mo lang si lalaki, pagsasabihin mo lang ang isang lalaki na parang inutil, ito ang ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alos ibigay lahat ang obligasyon sa lalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala para lamang pangalagaan ng babae. Pagkatapos, pakikitunguan lang ng babae ang kanyang asawang lalaki na parang isang inutil na walang kakwenta-kwentang lalaki. Matapos ibigay ang lahat, kapag nakakita ng isang mali sa lalaki, sabi niya, kahit kailan, wala ako nakita, wala kasilbi, wala akong nakita mabuti sa iyo. Iyan ang ikinagagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kababaihan, ang sobrang pasuway at palaban sa mga kalalakihan. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob, hindi marunong tumingin sa kanyang pinanggalingan, ibig sabihin. So ngayon, naiintindihan na natin kung bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay galit sa mga kababaihan kapag sinasaktan nila sa pamamagitan ng dila ang kanilang mga asawa o pagsuway kaya. Lalo sa pananampalataya Islam, lalabas siya sa bahay ng walang balot, walang magawa si lalaki dahil sobrang baksik, sobrang palaban siya, ginagawa niya ang sa labas o anumang gawaing mali na kung saan pinagbabawalan ng lalaki. Tapos ang lalaki binabaliktad siya pang pinagsasabihan dahil ang lalaki pinakikitong makatarungan at mabait. Alhamdulillah, hindi masyadong kimikibo itong si lalaki. So ibig sabihin, nang dahil dito ikinagagalit ito ng subantala at pati ang mga lumilipad na ibon, mga lumalangoy sa tubig, mga anghel, isinusumpa ang babaeng ito na ganirong ganitong ugali. So one of the reason kung bakit maraming pumapasok sa impyerno mga kababaihan, dahil ang mga kababaihan ay mahilig talagang saktan nila sa kanilang dila ang kanilang mga asawang lalaki at mahilig silang sumuway sa mga kanilang mga asawa. Iba na hindi mananampalataya at mananampalataya ay makakaranas ng kaparusahan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay kapag ang kanilang mga asawang lalaki ay kanilang sinasaktan. That's why sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga lalaki kung ipag-uutos lang ng Allah subhanahu wa ta'ala magpatira pa bukod sa kanya, ipag-uutos ko sa babae na magpatira pa sila sa kanilang mga asawang lalaki. Ganun dapat irespeto ang kalalakihan, hindi yung sinasaktan, hindi yung pinagsasabihan. Nakita niyo mga sister, yan ang dahilan kung bakit galit na galit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga babae kapag ang kanilang asawang lalaki galit sa kanya. Kaya ultimong pagsipin, kapag tinawag ka ng lalaki, ikaw na babae maging masunurin. Kahit na anong yung ginagawa. Kung hindi ito pagbabawal sa Islam, wala ka namang regla, okay ka naman, pagbigyan mo asawa karapatan niya. Sapagkat napakabigat na inatang na tungkulin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalalakihan para sa inyong mga babae. Kaya huwag niyong saktan ang kalalakihan dahil kapag sinaktan yung lalaki sa mamamagitan, iba na sa inyong kamay, iba na sa inyong dila. Makikita at mararamdaman nyo ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala, even na ang inyong sana. Hindi tatanggapin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat galit ang inyong mga asawa. Alhamdulillah, now I hope alam nyo na kung bakit, ano ang rason kung bakit galit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga babae na kung saan nagiging palaban, pasuway sa kanilang mga asawa na mga kalalakihan. That's why sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Sinabi niya, mayroon apat na babae, uri, na makakaranas ng kaparusahan sa impyerong apoy. Pinakita ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala higit maalam at umiiyak ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nakita nito ni Ali at ang kanyang asawa na si Fatima radhial anha at ni Ali radhial anhu na umiiyak ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito, sinabi ng Fatima kung anong dahilan radhial anha, dahil pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang apat na uri ng babae na pinaparusahan doon sa impyernong apoy. At ito ay sa umma ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umiiyak ako, sabi niya, dahil sa umma ko ay mayroong paparusahan na nakita ko, pinakita sa akin, na sumantala, nakita ko ang isang babae na nakasabit ang kanyang buhok. Abang ang kanyang utak ay pinakukulo ng kumukulong tubig. Abang ang kanyang utak ay kumukulo
At sabi ng buhok abang ang kanyang utak ay kumukulot. Subhanallah. Sa kanyang umayto. Number 2, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang nakita ko nakasabit ang kanyang dila at pinupainom siya na kung saan ng boiling fluid, fluid na kumukulot. Pinaiinom, nakasabit ang dila at pinaiinom siya ng kumukulong likido na mainit. Ha? At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita ko rin ang isa, ang kanyang legs ay nakatali, nakadikit sa bris. Ha? Ibig sabihin, konektado sa kanyang bris, nakatali sa kanyang bris, kanyang dibdib. Ha? At ang kanyang kamay ay nakatali sa noo. Okay? So nakita ko ito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ang iba naman ay nakita ko na nakasabit ang nakasabit ang kanilang mga dibdib. At ang iba ay nakita ko na sa kanyang mga ang kanilang mukha ng mga baboy at ang kanilang mga katawan ay donkey. At nakakaranas sila ng million torture, million punishment. At ang iba ay nakita ko na kung saan, nasaan yun ang mga aso doon sa impyerno. So dito, tinanong siya ni Fatima Radhiyallahu Anha kung sino ang mga ito. No? Kaya sabi niya ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, aking anak, huwag kang sumuway sa iyong asawa, si Ali Radhiyallahu Anha, maging masumuring ka aking anak sa iyong asawa. Dahil natatakot siya, konektado ang pagka-impyerno paraiso ng babae sa kanyang asawang lalaki. At remember, sa araw ng paghukom sa partnership, maliban sa gawa, ang gawa, unang uusga ng kanyang sala. Sa partnership, ang unang uusga ng mag-asawa, magbabayad sila sa mga bagay na hindi nila ginawang makatarungan sa bawat isa. So dito, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung nakasabit na buhok at pinakukulo ang kanyang utak, ay lumalabas siyang bahay na hindi naghihijab, hindi nagtatakip ng kanyang aura o hindi nagtatakip ng kanyang buhok, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinapakita niya sa mga tao ang kanyang buhok. Ingat kayo mga sister, ha? Lalo sa aking pamilya, bawal ipakita ang buhok. Mayroon kaparusahan. One of the reason kung bakit mapupursaan ng tao ang babae sa impyerno po, ipinapakita niya ang kanyang aura, even na ang kanyang buhok. Nakasabit at pinapakulo ang utak ng babaeng ito. Ito naman, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang babaeng nakasabit ang kanyang dila at binubusan ng likidong kumukulo, yaon yung taong pinagsasabihan niya, sinasaktan niya ang kanyang asawa sa kanyang pamamagitan ng dila. Isasabit ang kanyang dila sa impyernong apoy. Dahil ito, ha? Lumalaban sa asawa, makakaranas siya ng impyerno. At isa sa parusa niya, isasabit ang kanyang dila dahil itong nananakit sa kanyang asawa at bubuhusan ng kanyang bibig ng likidong kumukulo ang kanyang bibig. Subhanallah. Iyan ang dahilan kung bakit nakasabit ang kanyang dila, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun naman sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na nakasabit ang kanyang dibdib, yun yung mga babaeng kapag niyayaya ng kanyang asawa ay tumatanggi siyang tumabi sa kanyang asawa. Hindi niya pinabigyan. Wala siyang dahilan. Walang sapat na reason. Hindi niya pinagbibigyan hanggang sa nagagalit ang lalaki. Galit din ang mga malaika. Alam natin kapag ang lalaki niyaya niya ang kanyang asawa na walang kadahilanan. At hindi mo pinagbigyan, ikaw babae, sinusumpa ka ng mga malaika. So isa sa parusa ng mga babaeng ganito na hindi pinibigay ang karapatan ng kalalakihan bagamat ibinibigay ng lalaki ang lahat ng karapatan. Paparusahan siyang isasabit ang kanyang dibdib, nakahang, nakasabit ang kanyang dibdib at pinaparusahan sa kanyang buhay. Ang babae naman na kung saan, nakatali ang kanyang legs up to sa kanyang breast, sa kanyang dibdib at ang kanyang makamay sa kanyang forehead na nakakaranas ito ng maraming parusang inilalagay. Halimbawa ng mga ahas, ng mga scorpion, nakatali ka, gumagapang sa iyong ahas, gumagapang sa iyo ang scorpion at tinotorture kayo ng mga million times, may million na iba't ibang uri ng kaparusaan doon sa kabilang buhay. Ha? At sila yung mga sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi sila umiiwas sa mga gawaing najis. Najis. Ihihi, nananajis. Kahit anong najis, hindi sila umiiwas sa mga gawain najis. Alam natin, sa libingan pa lang, may parusa na ang mga hindi umiiwas sa najis. Ha? Umihihi, natatalamsikan, okay, may najis. Hindi sila umiiwas. Yan ang isa sa mga pinaparusaan doon. Ha? Ang mga scorpion, mga ahas, gumagapong sa iyo, nakatali ka, hindi mo sila matanggal.
Suhala at pinaparusahan kayo ng milyon-milyon ng mga iba't ibang uri ng parusa. At yun naman sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ha? At isa pa rito kung bakit pala pinaparusaan, isa pa rito kung bakit sila pinaparusaan na nakatali ang kanilang mga legs up to the breast at ang kanilang kamay up to the forehead, gumagapang mga as, mga scorpion, hindi lang sila ay umiiwas sa mga major impurity, hindi sila naglilinis mula sa kanilang mga najis, wala silang pakilaman, mga najis man sila, hindi sila naglilinis mula sa kanilang najis, pag isa menstruation, hindi sila naglilinis, sila ay nagsasala, walang gusul-gusul, subhanallah. At isa pa rito, hindi sila nagpapaliban sila ng mga sala. Ibig sabihin, nagne-neglect sila ng sala. Nagtatamad sila sa kanilang mga sala. At isa pa rito, yaong mga kanilang mga mukha, mga ulo ay baboy, katawan ay donkey, ay yaong mga mahirik magkalat ng maliw. Mahilig sa chismis ang mga babae ito. At sila ay mga sinungaling. At yung panghuli sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yaong mahilig silang magbigay ng charity, ngunit pinasasabayan nila itong pagpapatalo ng utang loob o pakitang tao lamang. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, iyan ang mga kababaihan na pinakita ng subhanallah kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Napakatindi, di ba? Konektado dito yung paglaban, pananakit ng dila nila sa kanilang mga asawang lalaki. Nakita nyo, nakasabit ang kanilang dila, binubusan ng likido, na kung saan likido ng kumukulot na fluid. At yung kahit na hindi ka lang bibigay mo ang pangangailangan ng asawa mo, isasabit ang yung dibdib at paparusaan ka doon sa impyerno mo po. Ang pinaka punto rito, ang babae ay nasa impyerno apoy because hindi niya ibibigay ang karapatan ng asawa at linalabanan niya ito at sinasaktan sa pamamagitan ng kanyang mga dila. No? Subhanallah. That's why, iyon ang sinabi natin kanina, na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga babae ay magsipag-ingat sila patungkol sa kanilang mga asawang lalaki dahil sila ay mga paraiso at impyerno para sa kanila. At ipinaliwanag natin kung bakit sila ay paraiso at impyerno dahil konektado ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, alam natin ang makakapasok sa paraiso ay ang kahahabagan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. At paano ka kahahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung galit siya sa'yo? At kapag galitan yung asawang lalaki dahil hindi mo naibigay ang kanyang pangangailangan o kaya ikaw ay naging disobedient sa kanya, linalabag mo ang Islam, galit na galit siya, nagdarandam siya, hindi kumikibo o sinasaktan mo sa kanya sa iyong dila, hindi siya kumikibo, napakabait niya sa iyo, minagalang kanya, nirespeto kanya, ang Allah subhanahu wa ta'ala galit siya. At sino man madatnan ngayon ng kamatay ng walang tauba, hindi nasiyaan ang kanyang asawa. Kaya ang hadith, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung sino mang babaeng mamatay habang ang kanyang asawa ay galit sa kanya, ibig sabihin siya ay impyerno. At sino mang babaeng mamatay at ang babae, ang lalaki ay nagagalak sa kanya, siya ay papasok sa paraiso. Napakatindi ng mga ebidensya, no? Konektado ang kasiyaan ng lalaki sa kasiyaan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa babae at ang galit ng lalaki konektado sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa galit niya sa kanyang asawa. What is the reason? Because iniatang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maraming responsibilidad sa lalaki para sa kababaihan, pakainin, bihisan, bigyang silungan, igalang, irespeto, huwag silang sasaktan, huwag silang iiwanan, huwag ipahiya, huwag silang ikahiya, bigyan sila ng knowledge, mag-aral sila laki habang nag-aaral buhay, iligtas sila sa impyernong apoy, bantayan sila ng mahigpit, bantayan sila kung kinakailangan kahit na mahigpit ang dating para sa kanilang ikabubuti sa kabilang buhay, lahat ginawa ng lalaki, then ang igaganti mo, sasaktan mo sa iyong dila, pagsasabihin mo may nakita kayo sa mali, kahit kailan, wala kang ginawang mabuti, kahit kailan, wala akong nakitang maganda sa iyo. Ganong kasakit kung pagsasabihan mo ang babae, ang lalaki, o kaya naman maaari may mga babae, minsan tinaampas pa ang mga lalaki sa sobrang galit. At sometimes, alam natin, ang mga babae, bagamat may asawa, ay nakikipagniig sa mga ibang lalaki. Hindi ba nila alam sa araw ng paghukom, ang ginawa nilang yan, ang lahat ng good deeds nila ay ibabayad ng babaeng yan sa lalaking kanyang asawa na kung saan tinitrader niya. Itong asawa niya, tinitrader niya, walang kaalaman. Lahat ng good deeds niya, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa kabilang buhay, ibabayad sa kanyang asawang lalaki. Kaya nasabi ko, sa mga partnership, uunahing uusgaan ang mag-asawa. Magbabayad sila sa kapwa, ginawa nilang hindi makatarungan sa bawat isa. Lalaki sa babae, mayroon pananagutan, mayroon responsibilidad. May responsibilidad si lalaki sa babae, may responsibilidad si babae sa lalaki. Kapag ang lalaki
Marami tayong nakikita ngayon ang mga nagahanap buhay, nagpapakain, nagpapabihis, ang mga babae na nag-abroad. Ang lalaki siyang nasa bahay. Ito ay hindi katuruan sa Islam. Ito ay kontra sa sunnah ng Prophet Islam. Unang-una, hindi pwedeng maglakbay ang babae ng walang mahram. Alalakbayin mo, tapos ikaw nasa bahay ka lang, ikaw na lalaki, ang babae nagahanap buhay, baligtad na baligtad ang katuruan na yan. At ang sino mang gumagawa na ang babae ang siyang nagahanap buhay para sa lalaki, na kaya naman ng lalaki, hindi naman inutil ang lalaki, ay pananagutan ng lalaki ito sa kabilang buhay. Ang bagay nito sapagkat hindi niya naibigay ang tamang karapatan ng babae, at ito ay isang uri na kung saan isang uri ng pananakit, isang uri ito na gawain hindi makatarungan para sa babae. Ha? So pagbabayaran niya ito, especially pinabayaan niyang maglakbay ng walang mahram ang babae, ito ay pagbabayaran niya sa kabilang buhay. Ang Allah ang higit na maalam. Okay? So dahil dito, dapat pag-ingatan ng mga kababaihan ang pakikitungo nila sa kanilang mga asawang lalaki. Kung ano man mayroon ng lalaki, maging satisfy ang babae. Dapat siyang magalak, dapat niyang tanggapin kung ano ang itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag siyang masyadong maging reklamador sa sitwasyon, dahil kabilang sa mga impyerno ay dahil hindi siya satisfy sa anong mayroon sila, masyado siyang reklamador sa kanilang buhay na dinadanas. Hindi niya alam na ito'y itinakda at kadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagamat ginagawa na ng lahat ng lalaki ang makakayanan. Kung ano lang ang itinakdang pamumukay sa iyo, samantala ikabubukay mo ang iyong kakainin sa maghapong kinabukasan, o isang buwan, isang linggo, isang taon ay nakatakda ito. Dapat maging satisfying babae, huwag magsalita, especially masabayan mo pa ng galit at mapagsalitaan ng lalaki. Ito ay mahahantong lamang sa ikapapahamak ng bawat babaeng palaban sa kanyang mga asawa, sa kanilang mga asawang kalalakihan, no? Subhanallah. So dito sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kahinaan kung bakit may impyerno. Marami, eh? Marami na tayong pinakita. Una, mahilig sila sa labas, mga chismisan, manlibak ng tao. Pag hindi nakapagtawa, hindi ka pinatawad ng mga tao, nililibak mo, especially Muslim, banala, pagbabaya mo sa kabilang buhay yan. Pangalawa, yaong mga paglabas nila nagpapakita ng aura, may parusa sa impyerno. Ha? Pangatlo, ayaong mga masyadong mareklamador sa itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi sila satisfied sa buhay nila. Mas gusto nila ang dunya pamumuhay na higit na marangya kaysa sa kabilang buhay. Pang-apat, hindi sila umiiwas sa najis. Hindi sila naglilinis, iba na after regla. Hindi sila naglilinis. Ha? Pang-lima, yaong mga babae na kung saan tinatanggihan nila ibigay karapatan ng lalaki sa kanilang higaan. Ha? Yaong mga babae pinapakita ang kanilang aura. Yaong mga nagbibigay ng mga kababaihan na pinasasabayan ng pautang na loob o pakitang tao. At higit sa lahat, ang pagiging palaban nila sa mga lalaki, ang kanilang pananakit sa kanilang dila o maging sa kamay sa kanilang mga asawang lalaki. Dito galit na galit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga babaeng galito. Samantalang ililikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na higit na malakas at iniatang, kaya nga iniatang sa lalaki ang lahat ng bagay na pangangailangan babae, dahil ililikha niya ito mas malakas. Kaya dapat naman ituring ng kababaihan ang mga kalalakihan na kung saan sila ay igalang din naman kung paano iginagalang ng kalalakihan ang mga kababaihan. Pira ang Islam, makatarungan ang Islam. Pare-pareho tayong mayroong mga obligasyon sa bawat isa, mayroong tayong pananagutan. So kung gusto nating maging matatag ang pagsasama ng pamilya, ibigay ang bawat karapatan ng isa, maging matiisin, maging mapagtimpi, maging mababa ang loob, maging maunawain. Gawin niyo ang guide ng Islam at tinitiyak ko sa inyo, inshallah, walang mag-asawang maghihiwalay, walang mag-asawang mag-aaway. Dahil pareho kayong maalam sa Islam, naibigay niyo parehong karapatan. Idikit na rito, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay malulugod sa atin at ibibigay niya tiyak sa atin ang paraiso. Especially ang babae. Ano sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang sino mang babae ang nagsasala at ang sino mang babae na nag-aayuno sa buwan Ramadan, nagsasala, nag-aayuno, at masunurin sa kanyang lalaking asawa, masunurin lahat ng pintuan sa paraiso, kung anong gusto niyang pasukin, pumili na siya, makakapasok ang babae nito sa anumang gusto niyang pintuan doon sa paraiso. Allahu Akbar. Kita nyo, ang lugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pag ang asawa ay nagmamahalan ng tunay para sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ginagamit ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nalulugod ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang babae kapag kaganito, siya ay nagsasala, nag-aayuno, at siya ay naging masunurin sa kanyang asawang lalaki, hindi niya ito sinasaktan. Pag kinakausap niya, ito'y nananihimik, nakikinig.
at pinangangalagaan niya sarili niya kapag umaalis ang lalaki. Ha? At nagpapaganda siya sa kanyang asawa lamang. Hindi niya ipinapakita ito sa mga ibang tao. Talagang ibinigay ang karapatan, naging mabait siyang asawa sa kanyang lalaki. Kapag namatay ka, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagsasala ka, nag-ayuno ka sa buwan Ramadan, ibig sabihin obligatory fasting, at ikaw ay naging mabait sa asawa mo. Anumang pintuan sa paraiso, pumili ka, ikaw na babae, makakapasok ka, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, kahit na ikaw ay nagsasala at nag-ayuno, kung sinasaktan mo ang asawa mong lalaki, maniwala ka sa hindi, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang iyong sala ay hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hindi ka pinatatawad ng lalaki o hindi siya magagalak sa iyo. That's why mga babae, kapag galit ang asawang lalaki, ugalahin natin magpakumbaba, humingi muna ng tawad sa inyong mga asawang lalaki hanggat siya magalak at saka kayo magsala upang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga sala. At sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang solusyon, ha? Marami pa ito. Marami pa ito sa susunod. Ano pang dahilan kung bakit ang babae ay papasok sa impyerno? Ito pa lang ang unang pinakaunang serya natin hinggil sa mga babae kung bakit maraming mananahanan sa impyernong apoy. Isa sa mga sandata upang makaligtas dito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, maging mapagbigay kayo ng sadaka. Even ng mga jewelry, even ng mga anong meron kayo, ibigay niyong sadaka. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, iyan ang nakikita ko na solusyon upang kayo ay makaiwas sa impyerno. Magbigay ng kawang gawa ang mga kababaihan. Dahil sila'y madalas magkamali, dahil sila'y may depekto o kakulangan sa kanilang katalinuhan, kaalaman, at depekto sa kanilang relihiyon, ang tanging lunas para mapunuan ang depektong ito, mga mali, ay magbigay kayo ng kawang gawa, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dagdagan niyo ang inyong gawaing kawang gawa. Ha? Maraming Muslim na babae ngayon na kung saan kapag dinalapitan sila, nakakarinig pa ang mga lumalapit sa kanila ng mga mahanghang na salita at masasakit na salita, hindi na nagbigay, nagsalita pa ng masasakit sa mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Alam mo ba, mayroon isang babae, ha? Tatrabaho, ang ganda ng buhay, nangailangan nagipit ang mga kapatid nang lumapit sa kanya, sasabihin ng babae ito, kaya nga ako naghanap buhay, nagipon para kumita, magkaroon ng kayamanan. Pagkatapos, nagpakahirap ako, ipamimigay ko lamang sa inyo. Subhanallah. Subhanallah. Exactly. Ito ang mga taong nakita mo ang kanyang defect, kahinaan sa relihiyon at kakulangan sa kaalaman, ang kanitong uri ng mga tulad ng mga tao. Paano hindi ka mumuhihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong ito? Alam ba natin na ang mga mararamot ay hindi kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala? At alam natin ang magiging mapagbigay ay kinalulugdan ng samantala at siyang dahilan upang magtagumpay. Wa may yukashuha nafsihi fa ulai ka humul muflihun. Ang sino man ang tanggalin niya ang kanyang karamutan sa kanyang sarili, kayo ang magtatagumpay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalinaw. Tanggalin mo ang karamutan mo kung gusto mo magtagumpay. Now, lalo na ang mga babae, nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, majority in hellfire ay mga women. So sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bilang lunas na nakikita, maging mapagbigay kayo ng kawang gawa. Dahil madalas kayo magkamali, mahina kayo, marupok kayo, may ka-depresya kayo, kakulangan sa kaalaman o sa relihiyon, ang tanging panabing panakit sa mga mali, pasundan ng mabuting gawa. Sadaka, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, even ng mga jewelry, even na anong meron kayo, maging mapagbigay kayo ng kawang gawa. Ito ang isang solusyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ibinigay sa mga kababaihan, hindi lang sa kababaihan, of course, mga lalaki, patuloy tayo magkawang gawa sapagkat kalugod-lugod dito sa Allah subhanahu wa ta'ala at daan ito para magtagumpay ang maging mapagbigay tayo, especially ang mga kababaihan. So huwag niyong ugalihin kayong maging kababaihan kung mayroon nangangailangan at may labis sa inyong kabuhayan. Ugalihin yung magbigay sapagkat ito ang tanging proteksyon sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang gitmahal na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ang isang sandata, ang pagiging magkawang gawa ng babae para siya ay hindi mapabilang na manahanan doon sa impyerno. Okay, of course, hindi tayo iiwanan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam nang walang kasagutan sa isang tanong. Ang tanong, bakit babae marami sa impyerno? Ibinigay natin ang rason. Ilan lang rason binigay natin, sa susunod mabibigay pa tayo ang sagot. Mayroon bang sagot para makaiwas? Yes, number one. Mayroon pa ang iba, sa susunod bibigay rin natin yan kung ano, paano makakasave ang isang tao sa impyerno ng apoy. Doon natin papasin ng mga iba. Dito sadaka, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially sa mga babae, isang lunas yan, isang proteksyon para makaligtas ang babae sa impyerno ng apoy, maging mapagkawang gawa siya. Ang gandang balita nito, di ba? Napakagandang pasahin. Hindi ito discrimination sa mga babae sa Islam. Nakikita nyo lang kung bakit galit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga babae lumalaban sa kanilang mga lalaki because
ang iniatang responsibilidad sa lalaki napakabigat. Tapos nasaktan mo lang sa iyong dila ang iyong asawang lalaki na napakabigat na ginawang responsibilidad. Pinakakain ka, binibihisan ka, ha? Lahat ng pangangailangan mo binibigay, binigyan ka ng silungan, tapos mag-aaral pa siya. Ha? Pagkatapos mag-aaral buhay, bigyan kailangan mo, tapos mag-aaral para magkaroon knowledge, turuan ka, iligtas ka sa impero, responsibilidad niya ulit yun. Tapos bantayan kanya, napakarami pagkatapos, pag nakita mo isang mali, sabihin mo, kahit kailan ikaw, talagang hindi ka matino, ikaw na lalaki, wala akong nakikita maganda sa iyo, kahit kailan, wala akong nakikita mabuti sa iyo. Subhanallah, gaano ba kasakit sa isang lalaki, sabihin mo sa ganyan, sa kanya, lalaking lalaki, sabihin mo sa kanya, yun ang galit niya ay magiging galit ng sumantala. Iyon ang dahilan upang alas sumantala, hindi niya tanggapin ang iyong mga ginagawa, even na ang iyong sala. Kaya tayong mga, kaya mga kababaihan, pakaingatan nyo, sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ang inyong mga sarili laban sa inyong mga asawa, sapagkat sila'y paraiso ninyo, sapagkat sila ay inyong mga impyerno. Ibig sabihin, nakasalalay din sa kanila na maaari kayo matalo at manalo dahil ang galit at katuwaan nila o kasiyahan ay galit at kasiyahan din ng subantala kung anong mayroon sila sa inyo. Kung sila'y galit, galit ang subantala. Kung sila'y masaya, masaya ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaya naman, mas mabutihin ng mga babae na madatnan ng kamatayan na magalak ang kanilang asawang lalaki, sapagkat nangako ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, kapag ang lalaki namatay ang kanyang asawa at nagagalak si lalaki, makakapasok sa paraiso ang mga babae. So one of the description of the hell ay ang mga babae, ang karamihan, ang mga nananahanan doon. Ang dahilan, inisya-isa na natin ang dahilan, sapagkat sila'y may kakulangan sa kanilang kaalaman, kapos sila sa pangunawa, ibig sabihin madalas silang magkasala, at kapos sila sa kanilang relihiyon. Ang mga babae, tanda ito ng kanilang kahinaan. Ibig sabihin, bakit nagre-regla babae? Okay, linikain lang subhanahu wa ta'ala. Pero one of the reason ng Allah subhanahu wa ta'ala maalam, binibigyan rest ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga babae. Pahinga sila sa fasting, pahinga sila sa sala. Tanda ito ng kahinaan ng isang babae. Kaysa lalaki, walang pahinga, fasting, sala, diretso tanda ito ng malakas ang lalaki higit sa babae. That's why igalang ang lalaki ng mga kababaihan sa pananampalatay Islam, at ang lalaki igalang din ang babae, bigay karapatan. Makikita ang lalaki ang ibinibigay karapatan ng babae, mas marami ang iniatang sa kanya kumpara sa babae. Ang inihiling lang sa babae ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, maging masunurin, maging mabait kayo sa inyong mga asawa, huwag niyo saktan sa dila at sa inyong mga kamay, sa inyong mga patan, tiyakan niyo, huwag niyo saktan. Ito ang tangi lamang kahilingan sa pananampalatay Islam sa mga babae na maging mabait sila sa kanilang mga asawa. Igalang at irespeto nila kung paano ginala sila at irespeto ng mga kalalakihan, at ibinigay ang karapatan, ibigay din ang karapatan ng kalalakihan. So mayroon bawat karapatan ng bawat isa. Ngunit higit ang lalaki dahil malakas siya, higit na inatang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang responsibilidad sa lalaki, especially ang knowledge, mahirap ito. Mahirap ito. Hanap ka ng kaalaman para lamang iligtas ang babae. Kung wala, busy ka, obligado mong paaralin sila, dalhin sila sa madrasa, dalhin sila sa mga ngaral, turuan ang iyong pamilya. See, hindi ba mabigat responsibilidad? Hindi responsibilidad ng babae yan. Ang responsibilidad niya ay maging mabait at masunurin siya sa kanyang asawa. That's it, napakadali ng babae. Kaya kapag ginawa niya pang saktan ng lalaki, matapos ang lahat gawin ng lalaki, diyan nagagalit ang Allah subhanahu wa ta'ala. One of the reason kung bakit galit na galit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong uri ng babae. I hope ito ay magbigay ng malaking babala. Magbigay ito ng malaking knowledge sa mga babae na mayroon pang pagkakataon na baguhin ang inyong mga estilo, sino mang gumagawa ng mali sa kanilang asawa, magtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala, baguhin na ang pamamaraan. Kung ang tunay na nais ng bawat isa ay paraiso, paglabanan ang inyong mga sarili, maging lalaki, na maging mapagtimpi at maging mabait sa bawat isa. Ito ang ating naging paksa sa araw na ito. Karamihan na papasok sa impyerno nga po ay mga babae, sabi ng Prophet Muhammad, salay salam, dagdagan nyo ang pagiging magkawang gawa ninyo kayong mga babae, even na jewelry o ano paman, sapagkat yun ay solusyon upang sa ganun ay matakpan ng mali ng babae. Mahina sila, marupok, madaling magkasala. Sa ganito ay matatakpan ang mga mali, dahil ang mali ay pinasusundan ng mabuting gawa, especially ang sadaka, kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang isang lunas ng babae para siya makasave sa impyernong apoy, dagdagan niya ang kanyang pagiging magiging gawaing kawang gawa o sadaka. Kung kayo may pinambabayad ng zakat, mayroong pasok kayo sa zakat, magbayad kayo ng zakat sa mga dapat pagbigyan ng mga zakat. So inshallah, ipagpapatuloy natin ito sa susunod kung ano pang mga ibang dahilan kung bakit ang babae ay papasok siya sa impyernong apoy. Of course, kapag alam mo yun ang dahilan na ang babae papasok sa impyernong apoy, of course, magandang balita sa iyo. Hindi mo yung gagawin. Di ba? Hindi mo gagawin para makaiwas ka. Yan ang magandang balita sa pinapaksa natin ito. Hindi ito
layunin natin takutin ang mga babae, layunin natin na kung saan layunin natin kung saan sabihin natin majority sa impyerno po yung mga kababaihan upang sila ay magkaroon ng legalig sa kanilang mga sarili. No, hindi ito sinabi ng Prophet Islam. Ngunit ito yung magandang balita kung bakit natin inilalahad dito. Sapagkat kung mali man tayo, malalaman natin ang mali, especially ang babae, babaguhin ng babae ang kanyang mali. Ganon din ang lalaki, may mali, babaguhin ng lalaki ang kanyang mali. Ha? So napakagandang balita. Lahat ng dahilan ng babae mapunta sa impyerno ay sinabi sa inuunti-unti natin, so unti-unti rin natin tatanggalin dahil yun ang daan papuntang impyerno. Kung anong daan papuntang pareso, yun naman ang ginagawa natin. Iniiwasan natin ang papuntang impyerno, gagawin natin ang papuntang pareso. So inshallah, until next time, tutok lang kayo palagi sa ating mga programa at marami tayo inshallah malatutunan ng mga kaalaman. Ito po ang inyong muli, ang inyong lingkod na si Ma'am Saleh Rai. Hanggang sa muli, magkita tayo dito sa programang ito, ang pagsasalarawan sa impyerno at paraiso. Nasa impyerno tayo ngayon, no? Wala pa tayo sa paraiso. Alhamdulillah. So inshallah, patuloy lang kayong mantabay sa ating mga video lectures at marami po tayong mapag-aalaman, inshallah. Wa akhiratun alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdika syadun la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakumullah. أمشي التراب يضمني وهو غطائي حولي الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي.